Uling nagpaalala ang Health Department na iwasan muna ang pagkain ng lamang dagat o seafood at paglangoy sa mga lugar na apektado pa rin ng oil spill sa Oriental Mindoro. Matapos bumagsak sa water testing ang ilang lugar sa probinsya kabilang ng ilang bahagi ng Puerto Galera. Ang sentro ng balita mula kay Rod Lagusan. Siyam lang mula sa 35 sampling station sa Puerto Galera ang pumasa sa isinagawang water quality testing ng Department of Environment and Natural Resources kaugnay ng oil spill sa Oriental Mindoro. Ito'y base sa inilabas na resulta noong April 14 kung saan karamihan ay bagsak sa water quality guidelines ng DNR. Kailangan po magkaroon ng pag-aaral, i-analyze yung water quality dahil based po sa aming mga beta results, yung lugar ng Puerto Galera, based sa mga ating stations, talagang hindi na rin maganda ang water quality even before the oil spill. Anya, hindi pa naman conclusive ko ang contamination ay dahil sa oil spill. Ang usapin po natin sa Philippine Coast Guard ay kailangan po mag-undertake pa ng fingerprinting para malaman po natin talaga yung mga oil spill na nandun sa Puerto Galera ay nanggaling po dun sa vessel. Sa tanong sa posibilidad ng ban sa naturang tourism site, sinabi ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa Malacanang press briefing. On the decision on the governance of this risk, ano po, this is really a decision really and a pronouncement that the DOH will have to make. And of course, the local governments will hopefully also take notice of this po. Anya, nabawasan ang epekto ng oil spill dahil sa binuong natural spill booms ng mga LGU na epektibo sa pagsipsip ng langis at mailihis ito sa iba. Sa joint statement ng DNR at Department of Health, inabisuan ng DOH ang publiko na iwasan ang pag-consume o paggamit ng tubig mula sa mga apektadong lugar. Kasama rin dito ang water-related occupational activities tulad ng pangingisda at seaweed farming at maging ang recreational activities. Pinaalalahanan din ng DOH ang publiko na iwasan ang pagkain ng mga kontaminadong isda, shellfish, at iba pang seafood products. Babala ng DOH, maaari itong magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng tao. Binigyan din ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Verhere na hindi na maghihintay pa ng mga susunod na test dahil accurate na ang resultang kanilang nakuha. Mag-iingat po tayo because meron po tayong nakita na contamination sa tubig at kailangan po patuloy tayo makipagtrabaho lang sa ating local government. We will provide them with guidance and assistance para po maging safe uli ito pong mga bodies of water natin na naitala natin in these affected areas so that we can resume occupational and recreational activities. Positibong tinanggap naman ng Department of Tourism ang lumabas na resulta. Ayon kay Secretary Cristina Frasco, karamihan sa siyam na lugar na pumasa ay tinuturing na prime dive sites. Kaugnay naman ang abiso ng DOH. The public is advised to proceed with caution but that no swimming ban has been indicated. Only that concerns have been expressed on the ingestion of water. And therefore, our perception of this joint statement is that the Puerto Galera tourism continues to be open. Dagdag pa ng kalihim. There has been no direct attribution in terms of the direct source of the findings considering the presence of other human and economic activities in Puerto Galera. Anya, suportado ng DOT ang DNR at DOH, maging ang provincial government ng Oriental Mindoro. Rod Lagusad, para sa Bayan.